Oh, by the way, ah, mga kaibigan, speaking of survey, ito mga totoong survey. Pakita mo nga yung survey natin. Ang ibinabalita ko lang sa inyo na ang DWBL, ha? Ang DWBL ay pumasok na naman po sa unang 10 nangungunang himpilan AM station sa Metro Manila, Mega Manila. Ito ay survey ng Asia Nielsen, mga kaibigan. Itong Nielsen ay hindi po ito gumagawa ng survey sa politika. Ang sinasurvey niyan, yan, mga station, para sa mga advertiser. Di ba? Para ang advertiser ay merong guide. Itong mga advertiser, marami silang pagpipilian. Yan ang pagpipilian nila para sila makapag-place o makapaglagay ng kanilang mga advertisements. Ha? Oh, kaya merong survey ang Asia Nielsen. Kaya ito, totoong survey ito. Hindi ito kamukha ng publikos na nagsasurvey tapos may kinakampihang kandidato. Oh, kaya yung kandidato nila nangunguna. Oh, doon sa kanilang survey, puro self-serving 'yan eh. Mga kaibigan eh, self-serving na survey. Tingnan ninyo ang DWBL, bansampu. O ano relevance niyan? Ilan ba istasyon sa Metro Manila? Ang dami niyan, mga kaibigan. Pumasok po eh sa hanay ng mga malalaking istasyon eh. Top 10, pang 10. Hinahanap ko yung himpilang pinanggalingan natin bago tayo bumalik dito. Wala na eh. Nung nandun ako, kasama eh. Sa top 10 eh. Ngayon, nawala. Lalo na yung isang malaking himpilan na malakas daw. Ha? Yung maraming troll. Yung mga troll, pinagbo-broadcast doon. Mga kaibigan, sa malaking himpilan. O, nasan kayo? Para kayo mapunta sa mapabilang sa 10 nangungunang himpilan dito sa Pilipinas o sa Metro Manila, sarili ninyo gagawa ng survey o kaya magbabayad kayo ng mga burikak na survey. Di ba? Yung mga survey na 2-5. 2-5 yan survey eh. Kung ano-ano mga pangalang naglalabasan eh. Siyempre, ang trabaho nila, sumarbey, paano silang kikita kung hindi nila palalabasing malakas yung nagbayad sa kanila? Di ba? Yun nga ang purpose kung ba't sila binayaran. Hindi para magsabi ng totoo, kung hindi, umimbento kayo. Para sa magsilbi sa interest nung nagbayad sa inyo. Yun ang survey. O ito, bansan po kami, mga kaibigan. Pero pasok kami sa 10. Saan yung malaking himpilan? Isa may television pa. Yung isa meron din yun eh. Ba't wala kayo dito? Siguro lalo na kung sinama social media yan. Di ba? Yung mga naka-livestream na programa sa mga himpilang yan. Di lalo na kayo nagulat. Di ba? Mga kaibigan. At ako'y mananawagan din para humingi ng inyong suporta. Makinig din kayo sa radyo, ha? Mga kaibigan, doon sa ating himpilan, DWBL 1242 AM, ha? 1242 kilohertz sa Talapihitan, 1242 DWBL. Hindi lamang ho sa social media, kung nandito naman kayo sa Metro Manila and nearby provinces, tangkilikin ninyo ang DWBL. Mga kaibigan, para kami naman ay
tumaas-taas din, ha? Sa susunod ang aming rating. Nung isang taon, di ba? Tumaas na tayo eh. Di ba? Oh. Yung pinanggalingan kong himpilan eh, nung nandun ako eh, pasok eh. Sa kwan eh, sa survey ng Nielsen, mga kaibigan, number 8 yata. Oh, eh nawala tayo. Ano? Nasaan kayo? Di ba? Yung isa namang malaking istasyon, yun, malakas lang yun pag tinatanaw. Eh, ang radyo, hindi mo naman dapat tanawin eh. Ang dapat dyan, pakinggan mo. Di ba? Eh, kasi ang daming advertisement. Kasi, ina-advertise sa lahat ng property nila eh. Yung mga building nila, di ba? Yung mga motel. O, oh, nakaro. Pero wala pala nakikinig. Ayan, o. Oh. Ayun yan sa survey ng Asia Nielsen. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kaya alam ninyo, itong eleksyon na ito, kailangan na nating maghalal ng mga bago na merong kakayahan. Lalo na yung mga dati ini-ignore natin. Oh, hindi lang bago, kundi pati na yung merong napatunayan habang sila ay nanunungkulan sa pamahalaan. Hindi katulad nila Robin Padilla, ano yan? Maglalagay ka ng hahangaan mo lang sa yabang. Wala naman laman ng kokote, mga kaibigan, nagpapanggap. Yan ang pinakamasama yung ano ho eh, nagpapanggap. Yan ang isang ayaw na ayaw ko sa tao eh. Yung mapagpanggap. Ha? Sipin mo, Senador Robin Padilla, anak ka ng mga kaibigan, oo, ha? Anak ka ng po, anak ka ng po, anak ka ng po. Ayan eh, ha? Sino pa? Dadagdagan niyo pa si Lito Lapid dyan? Si Bong Rebella? Sino yung boboto mo? Si Jinggoy? Ha? Sino pa? Si Cayetano? Mga kaibigan, si Loren Legarda, boboto mo na naman. Ha? Sino pa? Oh, Susmar Joseph na buhay ito. Mga kaibigan, ba't di nyo iboto si Jokno? Si Chel Jokno? Eh, yan, piliin na ninyo yan. Huwag ninyong isapalaran na. Huwag na ninyong lokohin ang sarili ninyo. Alam ninyo yan. Mga kaibigan, iba, may kumukontra pa nga eh, doon sa gusto ko. Eh, di kumontra ka. Di wag mo iboto. Di ba? Madali ba yon? O, mahirap ba yon? Madali lang yon. O, edi ikaw ang magsalita sa ibang paraan na hindi ko boboto ito. Pero, wag ka na makipagdebate sa akin. Kasi hindi ka tumatanggap ng, o, sino mabuti para sa'yo? Sige nga. Sino? Oh, yun ang sinasabi natin eh. Maaring sa tiket ni, ako, sinasabi ko nga ng tapatan eh. Sa tiket na yan, mga mapipili ko dito kay Vice President Robredo, Chel Jokno, o sino pa? Ha? Yung iba riyan, si, siyempre, si Senador Trillanes. Oh, mga kaibigan, ang sa akin, kung boboto kayo, yung boto ninyo yung makakatulong kay Vice President Robredo, kasi ganito yan ha. Bakit ninyo kailangang bumoto nang hindi ka panalig ni Digong nyo? Ha? O ng mga kandidatong ito sa ibang partido? Bakit, mga kaibigan? Kasi madali na nilang mapagtitibay. Kapag ka nakalusot yung mga hinayupak na yan, pinalusot ninyo,
Lahat ng gusto nila kasi hindi naman mababago gobyerno pagka binoto mo alin man dyan sa kalaban ni Vice President Lenny Robredo eh. Oh, Lacson, ba't di mo banatan si Coco Pimentel? Tsaka si Pacquiao. Bakit? Eh di ba si Coco Pimentel eh, yan ang pumirma ng kasunduan. Ha? Ng PDP laban at tsaka ng Communist China. Communist Party ng China. Mga kaibigan. Oh, yan. Nagkaroon ng agreement yan. Basta hanapin ninyo sa Google. Napalathala sa periodiko yan. Mga kaibigan. Yan. Oh, puro kayo China eh. Mawalang galang na kay Pacquiao. Baka yan, di niya alam yan eh. Eh, pag nakaupo na siya, ano gagawin yan? Siyempre, hindi niyan alam ang gagawin yan. Magiging ganito tayo ulit. Baka mas masahol pa. Ha? Pasama na ng pasama. Kung hindi pa tayo pipili ng tama. Kung hindi pa natin papalitan yung mga senador na yan. Bumoto kayo ng mga bago na. Nakikiusap na ako sa inyo. Sapagkat wala na tayong panahon. Ikampanya na ninyo sila. Huwag niyong pabayaan si Vice President Lenny Robredo lamang ang mananalo. Happy birthday po sa pinakamatapang na radio commentator. Kapper C, salamat po sa inyong paglilingkod sa ating bayan. Ay, happy birthday po, Mr. Percy Lapid. Happy birthday at we wish you many more healthy years and abundant life. Sana po pagpalain pa kayo ng Panginoon sa mga ginagawa nyo na itinituwid nyo ang mga maling kwento at maraming na naliliwanagan sa inyong mga programa. Marami po akong natutuhan sa inyo at ako'y nagagalak at natutuwa na mayroong isang kagaya nyo na naglilingkod para sa ating bayan. God bless you and stay healthy and safe. Maraming salamat unang-una kay Vice President Lenny Robredo. Kanina napanood nyo doon sa unang bahagi ng ating programa si Attorney Rowena G. Flores. Maraming salamat po. Mahusay na abogado yan. At nasa isa yung nangungunang law firm dito sa Pilipinas. Natatandaan ninyo si Attorney Rowena G. Flores. Siya yung abogado ni Smith. Yung na-involve dun sa pagpatay dun sa bakla sa Olongapo. Kay ano yun? Jennifer ba yun? Jennifer. Oh, eh ang abogado nung Jennifer si Kwan, si Roque nung una. Eh hindi na siya ang abogado nung bandang huli nung magkaroon ng compromise agreement. Ha, kaya naabsuelto yun eh, yung Smith kasi na pumayag sa compromise agreement yung pamilya. Bigyan sila ng pera, hindi ko alam kung kasama visa sa US. Oh, eh alam niyo naman ang mga ang gobyerno ng Kano. Mahal nila ang mamamayan nila lalo na yung mga nasa serbisyo. Kaya yung gobyerno mismo tutulungan nila yung mamamayan nila, hindi katulad dito tuturuan kang lumandi, makipagharutan sa amo mo gaya nung ginawa nung asawa nung ambassador sa Saudi Arabia. Mga kaibigan, di ho ba? Oh, yung misis niya, ay landiin niyo niya, yung amo ninyo, Sus Mar Joseph. Hindi nga nila landi, pinagsasamantalahan yung mga kababayan natin eh. Palalandi mo pa. Eh no, gusto mo? Talagang maghahasa yung mga tao, mga kaibigan. Oh, tingnan ninyo, partisan. Ha? Eh ano yun eh, bawal yun eh. Sa mga nasa gobyerno at pamilya ng nasa gobyerno, lalo asawa, nandun pa kayo sa Saudi Arabia. Kaya nakita ninyo, hindi tayo ginagalang ng mga
dayuhan. Kaya ang mga kababayan natin inaapi, mga kaibigan, sapagkat alam nila ang mga nasa gobyerno. Isa yan sa imumungkahi natin. Pag naupo si Vice President Lenny Robredo, bantayan niya mga nasa foreign mission. Kasi po, kawawang kawawa ang kalagayan ng mga mamamayan natin na hindi naman nila tinutulungan, mga kaibigan. Diyan sila magaling. Ha? Kasi gusto nilang, ayaw nilang mawala sa pwesto. Oh. Eh, sino pa yung isa? Si Mrs. Chan ng New Jersey. Leader po yan ng Filipino community ron sa New Jersey, sa Amerika. Isang malaking organisasyon ng mga Pilipino. Maraming salamat po. Ah. Ang birthday ko po sa Lunes, mga kaibigan, 14. Oh, pero nagpapasalamat tayo sa mga nagpapahatid ng kanilang pagbati. Yung mga sumusubaybay dito, maraming salamat po sa inyo. Ah. Lalo na yung mga nasa YouTube. Kasi yung nasa YouTube, late na natin nakikita ang kanilang mga comments, ang kanilang mga pagbati. Ako po yung nagpapasalamat sa mga viewers natin sa YouTube. Hindi ko po kayang isa-isahin kayo. Ganun din sa mga nanonood sa atin dito. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Aapit ang pag-ibig ay... Ito po si Percy Lapid. Dito sa bayan ko. Maraming salamat at magandang yumaga! Mayor Edwin Olivares! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na